Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Panginoon, sa iyong paningin, ang buong daigdig ay para lamang isang butil na buhangin na di halos makatikwas ng timbangan, para lamang isang patak ng hamog sa umaga sa pisngi ng lupa. Labis-labis ang kapangyarihan mo para gawin ang anuman. Ngunit mahabagin ka sa bawat kinapal. Pinagpapaumanhinan mo ang aming mga pagkukulang at binibigyan mo kami ng panahong makapagsisi. Mahal mo ang lahat ng bagay at wala kang hinahamak sa iyong mga nilalang. Kung hindi gayon, ay bakit mo pa sila nilikha? Walang anumang bagay na mananatili kung hindi mo kalooban at walang makapagpapatuloy kung hindi mo nilalang. Ipinahintulot mong manatili ang bawat nilikha sapagkat bawat isa ay sa iyo. Ang lahat ng nabubuhay ay mahal mo, Panginoon. Ang diwa mong walang kamatayan ay nasa kanilang lahat. Kaya unti-unti mong itinutuwid ang mga nagkakasala. Ipinaaalaala at binabalaan mo sila sa kanilang mga ginawa upang iwanan na nila ang kanilang masamang pamumuhay at sa iyo sila manalig, Panginoon. Ang salita ng Diyos. Diyos ko at aking hirang, pupurihin kitang lagi. Ang kadakilaan ng Diyos ko at hari aking ihahayag, di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihit pasasalamatan siya araw-araw, di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Diyos ko at aking hirang, pupurihin kitang lagi. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit ang pag-ibig niya'y hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Diyos ko at aking hirang, pupurihin kitang lagi. Magpupuring lahat sa iyo, o Poon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Diyos ko at aking hirang, pupurihin kitang lagi. Di ka bibiguin sa mga pangako pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa kahit ano, ito ay mabuting lahat. Siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Yaong inaapi, inaalis niya sa pagkagupiling. Diyos ko at aking hirang, pupurihin kitang lagi. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, lagi namin kayong isinasama sa aming mga dalangin sa Diyos na naway maging karapat dapat kayo sa pagkatawag niya sa inyo at ipagkaloob nawa niya sa inyo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ang lahat ng mabuti ninyong hangarin at lubusin ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya. Kung magkagayon, mabibigyan ninyo ng karangalan ang pangalan ng ating Panginoong Hesus at kayo naman ay bibigyan din ng karangalan ayon sa kagandahang loob ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo. Tungkol naman sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo at sa pagtitipon niya sa atin, ipinamamanhik namin sa inyo, mga kapatid, na huwag kayong magugulat agad o mababahala sa balitang dumating na ang araw ng Panginoon. Huwag kayong maniniwala kahit sabihin nilang ito'y hula o pahayag o kaya'y sulat na galing sa amin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. Dooy may isang mayamang puno ng mga publikano na nagngangalang Zaccheo at pinagsikapan niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit siya ay napakapandak at dahil sa dami ng tao, hindi niya makita si Jesus. Kaya't patakbo siyang nagpunta at umakyat sa isang puno ng sikomoro upang makita si Jesus na magdaraan doon. Pagdating ni Jesus sa dakong iyon, siya'y tumingala at sinabi sa kanya, "Zaccheo, bumaba ka agad, sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay mo." Nagmamadali siyang bumaba at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, wika nila. Tumayo si Zaccheo at sinabi, "Panginoon,
ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian. At kung ako'y may nadayang sino man, apat na ibayo ang isa sa uli ko sa kanya. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtas ay dumating ngayon sa sambahayang ito. Lipi rin ni Abraham ang taong ito, sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naligaw. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw ng Linggo, mga kapatid sa pananampalataya. Ay palagay ko po naman nakasibali ka na tayo mula sa ating a few days of vacation, holidays, kasi katatapos lamang ng Todos Los Santos. November 1 po yan. At saka yung All Souls Day, November 2, pag-alala sa mga yumao at mga kaluluwa sa purgatorio. Ako po ay nananawagan sa lahat na ipanalangin natin lagi ang mga kaluluwa sa purgatorio. At sila po ay nangangailangan ng ating panalangin. Hindi nila matutulungan ang kanilang sarili, pero pwede natin silang tulungan sa pamamagitan ng ating panalangin. At mga sacrifices. Sila naman po ay handa namang tumulong sa atin sa pamamagitan din ng kanilang prayers. At pag sila ay nakarating na po sa langit, ay lalong ibayo ang kanilang pagdarasal at pagtulong sa atin. So mamaya po at the end, magdadasal po tayo para sa mga kaluluwa sa purgatorio. Sa araw na ito naman po ng Linggo, mga kapatid sa pananampalataya, at again, thank you po sa inyong pagtangkilik sa amin dito sa TV Maria, na nananalangin din po para sa inyong lahat. Ang napakaganda po ang aral dito ng Panginoon. At ito po ay nakakabuhay ng ating kalooban. Mahal na mahal ng Panginoon Diyos at mahalaga sa ating buting Panginoon ang mga makasalanan. Now, don't get me wrong, ha? Baka isipin ng iba, ay ganun pala, edi baka kasala ako para mahalin ako ng Panginoon. Hindi po yan ang ibig sabihin yan. Ang ibig sabihin niyang ito, ay hindi ba may example ng Panginoon? Pag may nawawala kang coin, hindi ka mapapalagay hanggat nakita mo yon. Pag may nawawala kang tupa at ikaw ay pastol, hindi ka mapapalagay hanggat hindi mo natatagpuan, nare-rescue, sinasagip ang naligaw at nawawalang tupa. Ganyan po ang attitude ng ating Panginoon sa mga makasalanan. Tayong lahat naman po ay makasalanan. God hates sin. Andyan na tayo. But not the sinner. Because the sinner can be saved. Katulad po ng isang mabuting pastol, hindi siya bibigay hanggat hindi niya nahahanap. Kasi mahal niya yung tupa. Ganyan din po ang ating Panginoon. He does not give up on us because He loves us. Ayaw po niya na manatili tayo sa kasalanan. Kaya nga tayo hinahanap niya. Kaya tayo sinusuyo niya. Kaya tayo naman po magbalik loob sa Panginoon sapagkat mahal tayo ng Panginoon. Case in point, sa Ebanghelyo, may isa pong itinuturing na makasalanan at inaamin naman niya, si Zacchaeus. Itong si Zacchaeus ay medyo short. Tulad ng inyong Abang Lingkod, short. Kaya nakaka-relate po ako sa ebanghelyong ito eh. Pag ako po'y nanonood ng sine, ay ayaw na ayaw ko yung may nakaupo sa harap ko na matangkad kasi pag ganyan-ganyan po, hindi ko makita. Oo. So ito po si Zacchaeus, hindi niya makita ang Panginoon, umakyat sa puno. Nakita ng Panginoon, "Oy Zacchaeus, baka mahulog ka dyan. Bumaba ka at ako'y kakain sa bahay mo." Ayan, anong ibig sabihin niyan? Christ shows friendship even to sinners, and especially maybe to sinners, in order to save us.
Ano naman ang ginawa ng Zaccheo? Abay di tuwan-tuwa. Tuwan-tuwa sapagkat siya'y pinansin ng Panginoon. Na-feel niya ang love ng Panginoon. Na-feel niya ang acceptance ng Panginoon, ang friendship ng Panginoon. Kaya siya ay napuno ng pagbabago ng loob. At kanya sinabi sa Panginoon, inaamin ko, ako ay makasalanan. Inaamin ko, ako ay may mga pagkukulan, pagkakamali. Alang-alang sa iyo, Panginoon, ha? Iwawasto ko ito. Iwawasto ko. I will redress the wrongs that I have done. Ayun. Ang sabi ng iba na mga nakakakita nung panahong iyon sa handaan, tinan mo naman ikayang Jesus na iyan, yung Kristong iyan. Tinan mo ika kung kanino nakikisalamuha. Sa mga makasalanan, sa mga dapat iwasan. Oo. Pero hindi po ganyan ang Panginoon. Ang Panginoon ay naparito, nagkatawang tao upang iligtas ang mga makasalanan. Ang sabi pa nga niya, those who are well do not need a physician, but the sick do. Siya po'y naparito upang maging manggagamot ika nga ng marupok na makasalanan. Alam niya kung gaano tayo kahina. Alam niya kung gaano tayo karupok. He understands us. At ito po ang dapat na maghatid agad sa atin sa Panginoon. He understands me. He knows that I am weak. He knows that I can sin often. But yet, I can go to Him. Pwede akong lumapit sa Kanya at humingi ng tawad at ako'y patawarin at bigyan ng lakas at sigla na magbago ng buhay. Mga kapatid, maraming nag-iisip na sobra-sobra na ang kasalanan ko. Hindi na ako mapapatawad ng ating Panginoon. Sobra-sobra na. Mali po yan. Habang may buhay, may pagkakataong magbago. Ang kailangan lamang ay magbago. Huwag na nating hintayin pa na dumating tayo sa kahuli-huli ang sandali bago magbago. Kasi baka pagdating natin doon, eh sanay na tayo sa paglimot sa Panginoon Diyos. Sanay na tayo sa pagtalikod sa Panginoon Diyos. Sanay na tayo sa pagtalikod at paglimot sa Kanya at hindi na natin makayang tanggapin siya. Yun ang delikado. Kaya nga patuloy na sinasabi ng banal na ebanghelyo, kung sa araw na ito'y marinig mo ang tawag ng boses ng Panginoon, huwag maging matigas ang puso, kundi magbalik loob sa Kanya. At sabihin sa tuwina, yung sinabi ng publikanong narinig natin ng isang linggo, O God, before be merciful to me, a sinner. Panginoon, kaawaan mo po ako, isang makasalanan. Sa mga taong nagbabalik, iba yung tuwa ang Panginoon sa langit, sa mga banal, sapagkat muli tayong napabilang sa pamilya ng Panginoon Diyos. Muli tayong napabilang sa Kanyang binibiyayaan at hinahandugan ng buhay na walang hanggan. Sana po tayong lahat na makasalanan magbalik loob sa Kanya habang may panahon pa. Sana tayong mga makasalanan ay matutong magsisi habang may panahon pa. At nang sa ganon, malayo tayo sa tukso, malayo tayo sa kapahamakang walang hanggan, sa impyerno, kasama ng kaaway na wala nang ginagawa kung hindi tayo ay gawa ng masama, tuksuhin, hikayatin, sa masama, ilayo sa Diyos, hindi sa Kanya tayo, sa Diyos tayong mahabagin, mapagmahal, at maawain. Gaya po ng sinabi ko, ipagdarasal natin ang mga kaluluwa sa purgatorio sa pamamagitan ng prayer ng St. Gertrude, kung saan ang Panginoon ay nagsabi sa kanya sa isang vision
kung ang panalangin ito ay dadasalin, magre-release siya ng 1,000 souls from purgatory to heaven. Ay kung ilan man tayo, ay kung libo tayo, tigigisang 1,000 po tayo. Ito po ang prayer ni Saint Gertrude, at kung kayo po interesado, i-google lamang po ninyo ito. Prayer of Saint Gertrude for the souls in purgatory. Eternal Father, we offer you the most precious body and blood of your divine Son Jesus in union with the masses offered throughout the world today for all the holy souls in purgatory, for sinners everywhere, for sinners in the universal church, those in our homes and within our families. In Jesus' name, Amen. Ngayon po ay buwan ng Nobyembre. Ugaliin po natin, ipagdasal, ipanalangin sa banal na misa, sa ating rosary, sa ating private prayers at debosyon, sa ating mga sacrifices, ialay natin parang tulong sa mga kaluluwa sa purgatorio. Amen.